opportunity knocks for each one of us. Do you hear it? Can you feel it rushing in? Open your heart, let the love flow out. Are you ready now? Let's shout. About real life. With all my heart, I tell you this. Success is all about having the right partner. Friends, I recommend to you iEmeraldWide Partnerships. It's established by my friends AM and Aika, and together with Anna, their partnership has made iEmeraldWide one of Southeast Asia's most dynamic companies. You ask, what's their winning formula? iEmeraldWide has a unique one account policy. Just one single account that you nurture and grow. Dito sa atin, isa lang. Meron din tayong kakaibang bonus programs just for you and give me five. Bawi ng puhunan mo, may dagdag kita pa. Dito lang yan sa iEmeraldWide. Built on the powerful idea of great partnerships and innovative products. Marami nang umasenso with iEmeraldWide. So many have enjoyed free travel, free cars, free house and lots, and that's on top of the commissions they earn. Amazing? Tayo nang amigan yan. And most importantly, with the Lord's guidance, we'd be able to help others and our loved ones. With iEmeraldWide, it's partnership and prosperity for a higher purpose. It's time to think big. Think iEmeraldWide as your partner. Will help you find your purpose and realize your potential. Your one amazing chance is here. Give it your best shot. I joined iEmeraldWide actually because of my trust sa ating mga BODs, dahil nakita ko talaga with their personality, with kung paano sila mag-isip na kung nasan sila, talagang papunta sa success. Kung nasaan sila, and yung kumbaga, ano bang tawag doon? Genuine. Sobrang genuine nung gusto nilang mangyari doon sa mga distributors sa iEmeraldWide. And hindi lang sila dahil nagtayo ng kumpanya, but yung purpose nila and reason kung ba't sila nagtayo ng kumpanya is para makatulong. So, mainly yun yung reason kung bakit ako nag-go talaga dito. Dahil alam ko na kung nasan sila, talagang magiging successful. Marami actually mga pinagdaanan bago nakuha yung success dito sa iEmeraldWide. Maraming mga pagsubok na kumbaga nasa sayo kung mag-quit ka o
tutuloy mo. So, isa doon, syempre, yung mga tao na binubuli ka dahil nagde-network marketing ka. And pangalawa, yung mga taong sasabihin sa yung hindi totoo yan. Yung pinakamasarap na part, if you're an IAM Worldwide Distributor, is that you're able to help other people as well while growing your team. In this business kasi, hindi ka pwedeng umasenso pag hindi ka nakakatulong sa ibang tao. And para makuha mo yung mga pangarap mo dito, you need to be able to help a lot of people under your organization as well. So, yun yung isa sa pinakamasarap dito bukod sa wala kang boss, wala kang iniisip na oras, hawak mo yung oras mo. Yun yung pinaka the best part. Yung makakatulong ka sa ibang tao habang inaabot mo yung pangarap mo. Sa IAM Worldwide, sobrang dami mong pwede maging achievement dito. And unang taon pa lang with IAM Worldwide, grand launching pa lang, ang una ko nakuha dito is Mercedes-Benz na kulay itim. And aside doon, nakuha ko rin ito. Nakabili ako ng sarili kong condominium dito sa show. And at the same time, first anniversary naman, nagkaroon naman ako ng Audi R8. And then, ngayon, I'm driving a red Ferrari California 30. So, at the same time then, I also get to travel abroad for free. Before pandemic happened, we travel abroad for every 2 to 3 months ng libre. So, yung mga dating pinapangarap ko lang, because of this business, natupad silang lahat. And yung mga imposible with IAM Worldwide, naging posible talaga siya. Member ka na ni IAM Worldwide, kung ako sa'yo, itodo mo na. Huwag mo nang sayangin yung oras kasi nandito ka na eh, kasali ka na. And normal naman yung may struggles ka, normal na hindi agad yung success mo. Pero ito yung masasabi ko sa'yo, nandito ka na, kasali ka na. Kung ano yung nangyari sa amin, mangyayari sa'yo yun. And kung di ka pa member, naku, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, mag-join ka na. Dahil katulad mo, na-invite lang kami. Katulad mo, nakita lang namin yung negosyo. Pero ang difference, nag-join kami agad. So kung ikaw nakikita mo to, huwag mo nang antayin na maging worldwide na talaga na lahat naka-join na. Mag-join ka na ngayon. And with that, I am Precious Grace Cupili and I am Worldwide. Amazing morning. My name is Johnny L. Emaas Jr. And I am Julina Ladero. Background ko naman po sa gantong negosyo is dati po ako working student, no? 7 years ako sa Jollibee at nakita ko yung negosyo dahil din sa trabaho ko. And ako naman po, ang background ko po ay working student. Studyante po sa umaga, service crew naman po sa gabi. Invite naman po ako dito, no, sa gantong negosyo dahil din sa dati kong katrabaho sa Jollibee, no. Dati ko siyang mentor doon sa Jollibee. Tinuturuan niya rin ako noon dati. At ang kinagandahan noon, no, nung lumipat siya ng industry noon, na isa rin ako sa mga na-inspired doon sa mga pina-post niya. And then grabe, kasi nung that time na ayoko na magtrabaho sa Wanao kasi wala akong maipon, kinontak ko siya kasi na-curious ako lagi dun sa mga pinopost niya. Grabe, kasi nakikita ko yung mga posting niya, kumikita siya ng pera through Facebook lang yung gamit niya. And then yun, kinontak ko siya at nakipag-meet ako sa kanya para maaral din yung negosyong ginagawa niya. Ko, para magkaroon kami ng income, kailangan ko i-share yung business. Kaya ginawa ko, nag-post po ako sa Facebook. Yes. At nagtutulungan lang din kami, no, sa posting. Pag may kinakausap kami client, no, pupuntahan ko siya magpo-post, ako naman kakausap ng client. Maganda niyan, magtulungan. Kung partner kayo, makipagtulungan ka rin sa partner mo para mas mapadali yung trabaho niya sa IAM Worldwide. Thank
Thank you, I Am Worldwide, dahil yung mga pangarap ko dati na hindi namin makuha sa pagiging empleyado, and now nakukuha na po namin siya. Ngayon po, meron po kaming Honda City at dahil po yun sa inyo. Yan, thank you, I Am Worldwide, kasi sobrang na-bless tayo ng company, no? Isa tayo sa mga natulungan, at salamat din po pala sa mga bumubuo ng I Am Worldwide, kila Press AM at BPI ka at Gem and Maniego. And I'm Johnny L. Emas Jr. My name is Glenn Legaspi, 24 years old from Tondo, Manila, working student, Jollibee Crew. Ako si I Am Worldwide through online lang sa Facebook. Sakto, naghahanap ako na part-time extra income, and nakita ko yung post ng mentor ko, si Ben Velasco, which is sobrang nakaka-inspire kasi sobrang ganda ng opportunity. Dati rin siyang employee, pero nakita ko sobrang grabe talaga yung nabago sa life niya. And yun, tinry ko lang din and sinubukan kong gawin yung I Am Worldwide. Share ko lang din yung I Am Worldwide. Consistent ako, nagpo-post araw-araw. Hindi ako nahihiya na i-share yung opportunity ng I Am Worldwide kasi alam ko life-changing siya. Bukod sa meron na tayong natutulungan, 'di ba? And 'yun, kada may pay-in na ko, meron pa rin tayong entry kasi sa I Am Worldwide every event meron mga parapol na gaya nito, free Honda City, and hindi ko talaga lubos akalain na isa ako sa makakakuha ng free brand new Honda City. I Am Worldwide sa chance and opportunity na magkaroon ako ng brand new Honda City. Sobrang grabe lang. Thank you, Lord, kasi naniwala ako sa Matthew 19:26 that with God, everything is possible. I am Glenn Legaspi and I Am Worldwide. Sana mga viewers, 'di ba, grabe. Ang daming nanonood and alam ko worldwide 'yan. So bago tayo mag-start, no, maganda at least, no, ma-type mo ngayon kung saan ka nanonood, 'di ba? So yan, para at least bati kita, ma-shoutout kita kasi ako naniniwala ako, grabe, no. Worldwide talaga yung I Am Worldwide, no. So tignan natin kasi iba-ibang lugar, 'di ba? So amazing morning po sa lahat. Ayan, amazing morning, 'di ba? Naririnig naman po ba? Ayan. Hello po. Ayan. Grabe, no? Ayan. Hindi ko mabasa yung mga comments. Diba? So, kung naririnig nyo, type nyo lang kung saan kayong location. Diba? Para at least ma-shoutout natin. So, may mga nakita na akong comments na iba. So ayan, shoutout muna natin yung ating isa sa mga youth na sapper, no, si Julius. So ayan, amazing morning sa iyo, Mentor Julius, no. And ayan, nanonood din yung aking mentor, no, si Mentor Jobert Montelliano. So ayan, amazing morning, mentor. Ayan, grabe, no. So ayan, siguro start na lang din ako kasi hindi ko nakikita yung mga comments, 'di ba? So
Ayan, amazing morning po sa lahat. So, papakilala po muna ako, no? So, ayan. By the way, my name is Glenn Legaspi. And, ayan, check natin yung ano natin, PowerPoint. Ayan. So, ayan, amazing morning sa lahat, no? So, ayan, by the way, my name is Glenn Legaspi. So, ang background ko naman, dati akong working student, no, fast food crew, 'di ba? So, ayan, imagine niyo, more than 3 years, 'di ba? More than 3 years tayo na nag-work as fast food crew, 'di ba? Imagine niyo na lang 'yon kasi ano no, pag nag-aaral nga tayo, 'di ba, mahirap. And kapag nagtatrabaho tayo, mahirap din, 'di ba? Kasi may mga times na mag-overtime ka, pero walang bayad, 'di ba? Tapos ako kasi pumapasok pa ako sa gabi, 'di ba? I mean, nag-aaral pa ako. So pag out ko ng trabaho, kahit na pagod ka, so kailangan mo pa rin pumasok sa ano, sa pag-aaral, kasi nga naniniwala ako before na kapag ka nakagraduate ka, doon mo mas ma-reach yung success, 'di ba? And ayun nga, eventually yan, na-awardan tayo, 'di ba? Yearly tayo na-awardan, 'di ba? So yan, makikita nyo, 2014, 2015, 2016. Kasi talagang sinisipagan natin, 'di ba, dun sa trabaho ang ginagawa natin. And 'yun nga, lahat naman tayo naniniwala na kapag ka sinipagan natin, 'di ba, dun tayo aasenso. So ako ganun din. So ako yung tipo ng crew before, 'di ba, na talagang kapag may absent, ako yung duty, so ganun. Tapos kahit rest day ko, 'di ba, on call natatawagan ako para pumalit dun sa mga umaabsent, 'di ba? So halos mapatayuan tayo ng rebulto doon, 'di ba? So 'yun, ganoon talaga yung life, 'di ba? Naniniwala tayo na kailangan sipagan. So after noon, ayan. So working student ako nung na-invite ako, 'di ba? Nag-present sa akin si Mentor John Perlas. Ayan, siya 'yung nag-present, no. Hindi ko rin sila personally kakilala, nag-invite sa akin si Mentor Ben Velasco. So hindi pa man pandemic noon, no. So ako na-invite naman ako through chat, 'di ba? Part-time extra income. Siyempre, sino ba naman yung ayaw ng extra income? So ako kasi yung tipo ng taong ganoon, eh, 'di ba? Pagka narinig ko yung extra income, talagang nag-isip talaga ako. So ayun, eventually na-meet ko yung isa sa mga top mentor din ng I Am Worldwide, bukod kay Mentor John Perlas, na talagang hindi ako sinukuan yan. No, ayan, si Mentor JC din. So isa siya dun sa mga tao, 'di ba, na nag-share sa akin, 'di ba? Kasi naaalala ko lang nung that time, talagang pinapili niya ako, no, ano ba yung mas maganda, 'di ba? After 5 years ng pag-work, mag-isa pa din, or after 5 years, ayan, may sarili lang team, 'di ba, or organization. So ako, ayan, napili ko, syempre gusto ko yung may sariling team, kasi lahat naman ng negosyo, 'di ba, lahat naman taong successful merong team. For example, 'di ba, yung mga fast food, yung mga convenience store, wala yung mga may-ari doon, 'di ba, pero still kumikita sila kasi meron silang tinatawag na team or organization. So yun, to cut the long story short, 'di ba, nag-decide talaga ako na simulan yung I Am Worldwide, kasi naniniwala ako sa buhay, 'di ba, subok-subok lang naman. So hindi natin siya matatry, 'di ba, kapag ka, ano, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So ayun nga, ayan, ginawa ko yung ayan, so ginawa ko yung I Am Worldwide, yung negosyo, dahil nga ayan, sa ano, no, sa parents ko, kasi nga mga senior citizen na sila, kumbaga konti na lang din yung ano, yung i-stay nila, 'di ba? So yun, ginawa ko, talagang nag-decide akong gawin para sa kanila, 'di ba? And eventually, ayan. So nung nag-start ako, part-time lang siya. So part-time ko lang siya ginagawa noon. Ayan, kung makikita nyo, no. Ito yung tipo na, ayan, pumupunta ako ng Intramuros, ng Luneta, para matuto talaga ako mag-present. Kasi naniniwala ako yung ganitong negosyo, di ba? Nag-work talaga siya kapag sinishare mo yung negosyo, di ba? Kumbaga talagang kapag ka, nasishare mo siya sa iba. So ayan, ginagawa ko siya part-time habang nag-aaral ako, habang nagtatrabaho ako. Kumikita ako through selling nung una. Ah, 'di ba? Eventually nung ginawa rin natin yung negosyo, may mga naging organization tayo, and ayun nga, since hindi tayo sumuko, nagtuloy-tuloy tayo, 'di ba?
So ayan, nakuha natin no ng libre yung isa sa mga first car natin sa negosyo. First car guys ha, take note for first car. Kasi naniniwala ako meron tayong second car, third car sa negosyo. And ayun, kahit anong hirap man yung pagdaanan mo dito, 'di ba? Ipagpatuloy mo kasi grabe talaga. 'Di ba? Imagine mo na lang kung nag-work pa rin ako, 'di ba? Possible until now nagko-commute pa rin ako. 'Di ba? Pero yun nga since ang ganda ng sistema ng negosyo natin, 'di ba? Pag tinuloy-tuloy mo, 'di ba? Ayun yung pwedeng ano mangyari sa iyo. And yun nga. Ayan, 'di ba? So, ayan nakikita naman ba yung PowerPoint natin, guys? So, parang hindi siya nag-a-appear. May nag-chat. So, check lang natin ha, kasi sayang. Ang ganda pa naman ng PowerPoint natin. 'Di ba? So, ayan. Ayan, nakikita naman ba yung PowerPoint natin, mentors? Hindi yata nag-a-update yung PPT. Ayun, hindi daw nag-a-update. So, check natin, no? Kasi sayang. Diba? So, wait lang guys, ha? I-check lang natin. Sayang naman yung PowerPoint. Ayan. So, check na natin ulit ngayon. In-update ko na. I hope nakikita na. So, ayan guys. Okay na kaya? Kita na kaya? Blurred po. Medyo blurred po. May humming yung background. So, siguro meron kasing merong nakatutok na electric fan. Wait lang. Ayan. Okay na ba guys? Ayan. So, isa rin tayo sa mga ano no? Dati lang mens, hindi po mentor. Ay, hindi pa din siya okay. So, wait kasi sayang talaga yung PowerPoint. So, wait lang guys ha. Add lang ako nung ano. Nung ating PowerPoint. Ganito talaga pag live. 'Di ba? So, yun. I think ito na. So, yan. Thank you for waiting, guys. No? Tsaka sa mga, ayan, yung mga nagko-comments. So, at least, diba, maging okay na tayo ngayon. So, yan. Isa tayo sa mga Sapper Elite Executive din, no, ng company. And, ayan. So, isa rin tayo sa overall top yep. Diba? Yung na-awardan nung 30 anniversary sa Itbulaga. So, yan, top 4 po tayo worldwide. Diba? And, isa rin tayo sa patunay na kahit bago ka sa ganitong negosyo and new blood ka, diba? So, yan, pwede ka rin makahit ng mga free travel incentive. So, yan, sobrang nakaka-excite, no? Kasi imagine mo, bukod sa kumikita ka, may mga natutulungan ka. So, yun, meron ka rin, ano, free cars and also free travel. So, yan yung mga pwede natin makuha sa IM Worldwide. And, ayan, ang question, no, paano nga ba?
So yun, kumbaga parang paano nangyari yung ganyan, paano nakukuha yung mga ganyan, 'di ba? So ayan, nagbabago na kayo yung PowerPoint. Ayan, late kasi sa cellphone, pero yun nga, share pa rin natin, tuloy pa rin tayo. So slideshow po. Ayan guys, okay na ba? Same pa din daw. Ayan. Hindi po napapalitan. Hindi pa po nilipat yung picture and topic means. Wala pa po. Wala ba't ayaw? Hindi nga nagpiplay eh. Wait lang. Inaayos ko lang. Ayan. Wait nyo lang guys ha, kasi ano, late yung sa Facebook. Pero dito kasi ayan, dito kasi sa akin umu-okay na eh, kaya lang bakit ayaw pa rin sa video? Check ko lang ulit. Hindi siya nag-change. Thank you.
each one of us. Do you hear it? Can you feel it rushing in? Open your heart, let the love flow out. Are you ready now? Let's shout. Showbiz. Let's talk about real life. With all my heart, I tell you this. Success is all about having the right partner. Friends, I recommend to you, I Am Worldwide Partnerships. It's established by my friends AM and Aika, and together with Anna, their partnership has made I Am Worldwide one of Southeast Asia's most dynamic companies. You ask, what's their winning formula? I Am Worldwide has a unique one account policy. Just one single account that you nurture and grow. Dito sa atin, isa lang. Meron din tayong kakaibang bonus programs just for you and give me five. Bawi ng puhunan mo, may dagdag kita pa. Dito lang yan sa I Am Worldwide. Built on the powerful idea of great partnerships and innovative products, marami nang umasenso with I Am Worldwide. So many have enjoyed free travel, free cars, free house and lots, and that's on top of the commissions they earn. Amazing? Tayo na nga may ganyan. And most importantly, with the Lord's guidance, we'd be able to help others and our loved ones. With I Am Worldwide, it's partnership and prosperity for a higher purpose. It's time to think big. Think I Am Worldwide as your partner. Will help you find your purpose and realize your potential. Your one amazing chance is here. Give it your best shot. I joined I Am Worldwide actually because of my trust sa ating mga BODs dahil nakita ko talaga with their personality, with kung paano sila mag-isip na kung nasaan sila talagang papunta sa success, kung nasaan sila and yung kumbaga ano bang tawag doon, genuine, sobrang genuine nung gusto nilang mangyari doon sa mga distributors sa I Am Worldwide. And hindi lang sila dahil nagtayo ng kumpanya, but yung purpose nila and reason kung ba't sila nagtayo ng kumpanya is para makatulong. So mainly yun yung reason kung bakit ako nag-go talaga dito? Dahil alam ko na kung nasan sila, talagang magiging successful. Marami actually mga pinagdaanan bago nakuha yung success dito sa I Am Worldwide. Maraming mga pagsubok na kumbaga nasa sayo kung magkukwit ka o tutuloy mo. So, isa doon, syempre, yung mga tao na binubuli ka dahil nagde-network marketing ka.
And pangalawa, yung mga taong sasabihin sa yung hindi totoo yan. Yung pinakamasarap na part, if you're an IAM Worldwide distributor, is that you're able to help other people as well while growing your team. In this business kasi, hindi ka pwedeng umasenso pag hindi ka nakakatulong sa ibang tao. And para makuha mo yung mga pangarap mo dito, you need to be able to help a lot of people under your organization as well. So, yun yung isa sa pinakamasarap dito bukod sa wala kang boss, wala kang iniisip na oras, hawak mo yung oras mo. Yun yung pinaka the best part. Yung makakatulong ka sa ibang tao habang inaabot mo yung pangarap mo. Worldwide, sobrang dami mong pwede maging achievement dito. And unang taon pa lang with IAM Worldwide, grand launching pa lang, ang una ko nakuha dito is Mercedes-Benz na kulay itim. And aside doon, nakuha ko rin ito. Nakabili ako ng sarili kong condominium dito sa show. And at the same time, first anniversary naman, nagkaroon naman ako ng Audi R8. And then, ngayon, I'm driving a red Ferrari. So, ayun guys. Amazing morning sa lahat, no? So, wala na lang tayong PowerPoint kasi ayaw talaga mag-open no nung PowerPoint na ginawa natin. So, hindi siya nakisama. Pero okay lang, 'di ba? At least meron pa rin tayong mga 400, 'di ba, na nagbibigay ng time at least para makinig. So, ayan, ang PowerPoint kasi talaga natin is nakalagay doon is IM5. So, first topic natin, ayan. So, ako nga, na-invite ulit ako. So, through online lang din. Diba? So, chinat lang ako. Na-invite ako through part-time and extra income. And, ayun nga, ang nangyari, diba? So, yung mentor ko is bago. Kumbaga, hindi pa talaga siya marunong mag-present. Hindi rin talaga siya, hindi niya pa alam yung IAM Worldwide. Kumbaga, hindi niya pa totally kabisado. Pero, ayun nga, since, diba, na mentoring siya na yun nga yung gagawin niya is mag-i-invite, 'di ba, or magdadala. So yun, kumbaga doon ako na ano, doon ako na nadala, 'di ba? Kumbaga doon ako na invite. So ang nangyari, 'di ba? So ang gusto kong i-topic ngayon is yung usually na nararanasan, 'di ba, ng mga mararami na bago or na mga newbies. Kumbaga ito yung usually kasi na alam mo yun, na-experience, lalo na kung bago ka sa ganitong negosyo. Kumbaga, first time mo lang. So, ito yung tinatawag na fear. Diba? So, yun. Alam nyo naman kung ano yung fear. Diba? Diba? Oh. So, yung fear kasi is false expectation appearing real. Kumbaga, ito yung na-experience, diba? Natin na naiisip natin pero hindi pa naman nangyayari. Diba? Kumbaga, yung imagination natin. Kumbaga, yun nga, sabi nga, false expectation, pero hindi pa naman nangyayari yung isang bagay. Since hindi pa nga siya nangyayari, diba, yung iba natatakot agad. Natatakot na baka kapag in-invite niya yung best friend niya, diba, so possible, ma-reject siya. So yun, normal naman yun. Diba, kasi ako I also experience yun eh. Kumbaga, natatakot ako na mag-approach, pero yun nga, kapag ganun pala yung mindset natin, hindi natin makukuha yung pangarap natin. 'Di ba? Ang hirap naman kung hihintayin lang natin, 'di ba, na yung mga tao mag-inquire sa atin. So, kailangan pala ma-overcome natin yung tinatawag natin na fear. 'Di ba? Okay lang pala, huwag kang matakot, 'di ba, na ma-reject, 'di ba? Huwag kang matakot na 'yun nga, hindi ka naman mawawalan ng kaibigan, 'di ba? Although kapag ka nag-no sila, hindi naman ibig sabihin ikaw yung ni-reject or ikaw yung ni-no nila, 'di ba? Lagi mong tatandaan yung ni-no nila is yung opportunity lang. Hindi yung pagiging friendship nyo, yung pagkakaibigan nyo, hindi 'yun, 'di ba? Hindi yung relationship nyo. Kumbaga,
ang inayawan nila yung negosyo kasi possible hindi pa sila ready, hindi pa nila time, 'di ba? And yun nga, marami naman kasi akong na-experience na ganun talaga yung nangyari, 'di ba? Meron ako mga leaders na talagang tumagal ng 2 months, 3 months, yung iba 6 months pa, yung iba inabot pa talaga ng taon bago sila nag-join. Pero yun nga, since hindi ko din sila sinukuan, 'di ba? Nakita pa rin nila yung ganda ng opportunity. And ayun nga, minsan kasi nag-overthink lang tayo. So kumbaga, kailangan pala dito tanggalin natin yung overthinking natin and also yung pag-analyze. 'Di ba? Huwag natin masyadong i-analyze yung mga bagay-bagay kasi yung pag-i-invite o yung pag-share ng negosyo natin, simple lang 'yan. 'Di ba? Lalo na kung alam mo kung bakit mo siya gagawin. Which is, ayun nga, kanina, sayang, hindi ko napakita yung PowerPoint. Ako, kaya ako talaga sumali sa negosyo na to, is yun nga, yung parents ko, di ba, senior na sila. Kumbaga, konti na lang yung time na itatagal nila, di ba, and gusto ko mabigay yung life, di ba, na deserve nila. Which is yun nga, ma-experience nila, yung tulad nung, eto lang, nung linggo, kwento ko lang, no, na napuntahan namin yung isang kamag-anak namin, kumbaga yung isang kapatid ni mama. Diba? Imaginein mo, napuntahan namin because meron ng car. Dati hindi siya makapag-travel. Kasi, alam mo yun, pasalin-salin, mag-jeep ka, magta-tricycle ka, magbabas ka. Diba? Kumbaga, siya kasi hindi siya sanay sa biyahe. Nagsusuka siya pag ganun. Pero yun nga, since merong car, diba? Nalilibot. Kumbaga, dito sa ganitong negosyo, ang magbe-benefit talaga pag tinuloy-tuloy mo, hindi lang ikaw. Diba? Pati yung family mo. So, ayun. Diba? So, dito, kailangan mo kasi taasan yung belief level mo, kumbaga yung kumpiyansa mo, 'di ba? Yung confidence mo, kailangan talagang sold out ka, 'di ba? Kasi mas nararamdaman niyo na mga sooner na makakausap mo, 'di ba? So kailangan mong i-expose yung sarili mo kasi yung ginagawa natin hindi lang naman 'to basta business, guys, 'di ba? Network marketing is also a profession. 'Di ba? Kumbaga profession natin 'to. So kailangan natin ma-expose. Kailangan natin ma-experience. 'Di ba? Kailangan natin matutunan yung skills. And 'yun nga, all the way kapag 'yun kasi na-experience mo yung ma-reject ka, 'di ba? Ma-overcome mo yung fear mo, 'di ba? Yung pag-analyze mo, yung pag-overthink mo, eventually masasanay ka rin and magiging mas confident ka or mas tataas yung kumpiyansa mo. Basta kailangan lang, guys, i-expose mo yung sarili mo. Diba? I-try mo lang kasi kapag hindi mo tinry, wala talaga mangyayari. Diba? And yun. Ayan. So, yan. Tandaan nyo, guys, ha, sa buhay, rejection is normal. Kumbaga, alam mo yun, sa labas kasi, nung hindi pa naman natin ginagawa yung IOM Worldwide, nung hindi pa naman natin alam yung negosyo na to, diba? Nare-reject din naman tayo. Like for example, 'di ba? Pumara ka ng taxi or di kaya ng jeep, 'di ba? Even nga ngayon 'di ba, naka-cancel na yung binook mo na Grab, 'di ba? High-tech na, 'di ba? Hindi ka napapara. So, naka-cancel pa rin. So, kumbaga, common talagang rejection. Kumbaga, normal lang 'yan. Kaya kung may nararanasan kang rejection ngayon, 'di ba? Okay lang 'yan kasi normal nga 'yan. Kumbaga, part talaga yan ng life. And also, 'di ba? Kailangan bilisan din natin. Kumbaga, magkaroon din tayo ng tinatawag na urgency, 'di ba? Kasi darating talaga yung point dito kapag tumatagal ka, magugulat ka na lang, 'di ba? Yung kakilala mo nasa ibang team na, yung kamag-anak mo nasa ibang team na, yung kaibigan mo nasa ibang team na. So kailangan din pala no, bilisan natin. Kumbaga, malawak kasi 'to eh. Kumbaga, kailangan mo talagang, alam mo yon yung mga warm market mo. So yan guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung warm market, ito yung mga closest mo. Ito yung kamag-anak mo, kaibigan mo, classmate mo, diba, o mga ka-workmate mo. Ito yung tao na mga kakilala mo and mga malalapit sa'yo, diba? Kasi meron naman tayong tinatawag na cold market, which ito naman yung mga hindi mo personally kakilala. Possible ito yung mga magiging client mo sa products, ito yung mga makakatabi mo sa bus or sa jeep, or di kaya ito yung mga mag-i-inquire sa post mo online, pero hindi mo sila personally kakilala. Kumbaga, dalawang klase, di ba? Warm market and cold market. And yun nga, para hindi mapunta sa iba yung warm market mo o yung mga kakilala mo, kailangan urgency. Kumbaga, sila yung mga una din talaga na tao na kailangan masharean mo ng business. Diba? Kasi sayang din yung panahon, sayang din yung
'di ba, yung time. And yun nga, kapag ka nagagawa mo na yun, yung pag ma-overcome mo yung pag-overthink mo, tapos maging confidence ka na kasi na-experience mo na siya, na-expose ka na, 'di ba? So congratulations sa lahat, no, kasi matiyaga pa rin kayong nakikinig ng ano natin, ng training natin. Just imagine, isa to sa mga way, 'di ba, na para ma-expose ka sa negosyo. 'Di ba? Kasi 'di ba, alam mo 'yon, kumbaga sa pagkain, na-feed mo yung mind mo. 'Di ba? So talagang malaking tulong ang pag-attend ng training kasi naaalala ko noon before, 'di ba? Lahat ng mga sinasabi ko na 'to, hindi ko na naman 'to alam. Kasi first time ko gawin yung ganito, eh, yung network marketing. Pero since yun nga, na-expose ko rin yung sarili ko, na-experience ko na nung hindi pa pandemic, talagang araw-araw nagte-training sa office kahit malayo sa bahay namin. 'Di ba? Kahit nagko-commute, 'di ba? So 'yun, talagang na-expose din ako. Kaya dumating yung point na naging normal talaga yung rejection sa akin. And 'yun, 'di ba? I-repeat mo lang yon and never ever stop. Kumbaga, ituloy-tuloy mo lang. Ano na yung mga magiging effective sa'yo? Diba? So, ayan. Prospecting. So, yun kasi yung unang part din talaga ng ano natin eh. Topic natin, no? So, yun. Yung prospecting, alam naman natin, ito yung lifeblood ng negosyo natin. Kumbaga, pag hindi tayo na prospect or hindi tayo alam mo yun, hindi mo binuka yung bibig mo, hindi mo siya shinare sa iba. Diba? So, wala talaga mangyayari. Alam mo yung kahit matapos mo yung training na to, kahit mapanood mo yung ibang version ng training na to, malaman mo yung how to invite. Pero, the moment na hindi mo tinry, diba? Or hindi mo binuka yung bibig mo, or hindi ka nag-chat, diba? Hindi mo tinry na mag-approach sa mga ibang tao. So, wala rin. Diba? Nothing happened. So, kailangan pala, talagang kapag ka, nalaman mo na yung isang bagay, diba? Or nakapag-training ka na, i-apply mo. Kasi baliwala lahat. Kahit marinig mo to, matapos mo to, 'di ba? Ma-inspire ka dito, may matutunan ka dito, wala pa rin. So kailangan talaga tuloy-tuloy yung pag-prospecting, 'di ba? Tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy-tuloy and huwag kang hinto. Yan. So 'yun nga, paano ka nga ba magkakaroon ng mga prospect? Ito yung usually na talagang sinishare natin sa mga bago. So kinakategorize natin, 'di ba? Kumbaga pinapagawa natin sila yung number one, yung prospect list, 'di ba? Na tinatawag. So ayan, ano ba yung prospect list, 'di ba? So ito yung prospect list, ito yung magsusulat ka ng mga tao na pwede mong ma-share ng negosyo, which is ito nga yung warm market. Kumbaga yung mga kakilala mo. Pero yun nga, tinuturo natin sa mga bago natin na kapag ka gagawa sila ng prospect list, dapat i-categorize nila. So meron tayong apat na category, 'di ba? Yung una yung mga taong nagne-negosyo, 'di ba? Yung mga nagbi-business. So ayan, isulat mo kung sino-sino sila. And yung mga tao na sa tingin mo, 'di ba, willing or kailangan nila ng additional income, 'di ba? And pangatlo, yung mga nagpa-part-time, 'di ba, yung naghahanap, mahilig sa mga part-time or sa mga racket din or extra income, 'di ba? So yan, i-ano rin natin sila. Kumbaga, i-add din natin sila. And also yung mga mahilig or sa tingin mo na pwede nating mabentahan ng mga health and beauty products ng IM Worldwide. Diba? So yan, mamaya madadaanan natin ano ba yung ano, ano ba yung part, diba, nung IM Worldwide or nung yung ibang part ng mga magiging topic natin, ma-elaborate natin mabuti yan. So yan, ako sinasuggest ko kapag magbago ka talaga, diba, don't post right away. Kumbaga, alam mo yun, nababurn kasi yung tinatawag na warm market. Diba, syempre hindi naman tayo, lalo na ako, nung nag-start ako dito or nung bago pa lang ako, isa rin naman ako sa mga tao na negative. Kumbaga, iniisip ko yung ibang side ng negosyo. Diba? Kaya, wag mo agad i-post. Kumbaga, kailangan makabuild ka ng tinatawag na curiosity. Diba? Tapos, kasi pag, yan, pinost mo agad sa wall mo, ma-expose ka, mahirapan ka matap yung mga warm market mo. So, maganda, mag-PM ka muna, i-like mo muna yung mga post nila. Diba? Tapos para makabili ka ng engagement, ikamustahin mo, 'di ba? Lalo na, syempre hindi mo naman yung iba diyan, hindi mo naman talaga nakakausap na, 'di ba? Meaning matagal mo nang hindi nakakausap. So maganda yung mga prospect list na nilagay mo, i-like mo muna yung mga post nila para makabili ka ng tinatawag na engagement. And also, 'di ba? Kamustahin mo rin para makabili ka naman ng tinatawag na rapport or yung pagbuo ng tinatawag na form. Which ito yung ginagamit natin lalo na kapag matagal nating hindi nakausap yung mga warm market natin, 'di ba? Ginagamit natin yung form, which is yung F stands for
family, occupation, diba, recreation, and yun nga, yung message yung pinakalas. Diba, for example, ayan, in-invite ko yung friend ko, diba? So yan, siguro si Mentor Johnny na lang, diba? Yung isa sa mga Jollibee crew din na, yun nga, nagkaroon din siya ng kotse doing I Am Worldwide. So si Mentor Johnny, naalala ko nun, kinamusta ko siya. So ang tagal namin di nag-uusap, diba? Kasi ilang nalipat siya ng branch. Kumbaga ilang months na rin. So yun nga, tinry ko siyang i-approach, diba? Kinamusta ko siya. So hello Johnny, kamusta ka na? So yun, hanggang nasabi niya sa ang branch siya, nakapagkwentuhan kami. Diba, kinamusta ko rin yung parents niya. Kumbaga, kasi nakakapunta ako sa bahay nila eh. So, kinamusta ko si Tito, si Tita. So, yun, okay naman din daw. Eventually, yun nga, diba, nalaman niya, nakikita niya pala yung mga post ko. Interested din pala siya. Diba, so yun, nangyari, nagkaroon kami ng recreational. Kumbaga, sa the moment na kinamusta ko siya, saan siya nag-work, diba? So yun, nalaman ko na interested din ba siya ginagawa ko. Kumbaga, nagtanong siya. Kasi yung mga tao ngayon, hindi lang sila, alam mo yun, aware sila sa ginagawa mo, pero naghihintay lang sila sa'yo. Alam mo yun, ikaw lang yung hinihintay. Minsan kasi nahiya tayo na i-approach, diba? Lalo na kung matagal ka na, more than 6 months ka na, dapat naubos mo na yung mga warm market mo. Kaya lang, since nga, nahihiya ka, hindi ka ganun ka-confident, diba? Or, yun nga, hindi ka pa masyadong exposed, hindi mo ina-expose yung sarili mo, hindi mo na-experience mag-invite, natatagalan. So yun, may mga ganun tayo na experience, no? Yung pala, interested na din pala sila. So yun, eventually, diba, nakakuha ko yung recreation, so yun, diba, na-set ko siya ng schedule and nakapagkita kami offline. So ayan, ano ba yung mga do's and don'ts, diba? So yun nga, kailangan talagang everyday, nagpo-post ka ng mga activities mo, diba? So ako, I highly suggest talagang mag-share ka everyday, diba? Kahit hindi mo naman pay-in, kahit pay-in ng crossline mo, diba? Kasi isa yan sa mga good way talaga ng pag-follow up, diba? And also, yan, dyan sila makakaingin ng mga makakakita, no? Makakakuha ka ng mga inquiries. So, I highly suggest itry mo sa stories. Kasi nowadays, yung mga tao, ayaw nila na masyado dun sa timeline. Alam mo, scroll sila lang scroll. Tapos usually, paulit-ulit lang naman yung makikita nila. Unlike dun sa story, pag tinignan nila, nalilibang sila, tapos nakikita talaga nila lahat. So, mas madali kasi dun. Click-click lang, tapos next na. Minsan nga, umaandar siya kusa eh. So, ayun. Post ka sa stories mo everyday. Diba? Everyday, mga activities din. So, yung tingin mo na makakabuild ka talaga ng curiosity. And, ayun. Ayan, so, dun nga rin sa ginawa natin kanina, yung magbibuild, yung hahatiin mo ng ikakategorize mo, diba? Business, additional, part-time, extra income. So, nasa part na tayo ng inviting. So, unahin mo pala yung tinatawag naman, yung mga money, diba? Yung mga tao na may pera, unahin mo sila. Or di kaya yung mga authority din, diba? Para at least makabuild ka agad ng network. Sila kasi yung mga tao na, for example, may negosyo. Paano mo ba i-approach? Diba? Kasi yung mga nagne-negosyo, pwede mo yan i-approach by asking them na, okay lang ba? May time ka pa ba mag-negosyo ngayon? Kasi naghahanap ako ng kasosyo dito sa bago kong negosyo. So, kumbaga, yung mga tao na ganun kasi, open talaga sila. Kumbaga, mabilis silang maka-adapt pag negosyo. Ang usapan, talagang tatanungin kanila, anong negosyo yan, paano ba yung kitaan dyan. So, yun, kailangan direct to the point, ba diba? Yung pag-ano mo, yung pag-approach mo kapag ka mga aning kausap natin, ba diba? Mga negosyante. So, yun. Also, yun nga, direct to the point, yun yung isa sa mga ano natin. And meron din tayong tinatawag na pasama approach. So, yan, yung isa sa mga ito hindi natin masyadong magagawa kasi nga pandemic, pero effective din talaga to, 'di ba? Kasi meron ako mga leaders na, for example, si Jolina Ladero, yung isa sa mga other organization natin, na-invite naman siya sa gantong negosyo ng boyfriend niya. Kumbaga, nagpasama lang yung boyfriend niya nakakain, kumbaga parang magde-date lang. Since ayun, nagulat din to si Mentor Jolina, no, ang nangyari noon. Nagulat siya, nandun ako, may mga pagkain na, tapos yung cheque ko kasi, nakalapag siya sa table, nakita niya,
10,000. Kumbaga nagtanong siya, sabi niya, paano kinikita yung ganyan? Kumbaga nagpasama lang. Ayun, eventually, na-share natin ng, ang goal kasi natin guys is mapresentan ng full presentation yung mga prospect natin. Hindi lang basta ma-invite. Kumbaga kailangan ang goal natin, ma-present natin sa kanila yung negosyo ng buong buo. Kasi, ayun nga, ang goal naman din talaga natin is, diba, makita nila yung negosyo. Kasi sayang naman kung ano, 'di ba? Hindi nila makita yung negosyo or hindi nila alam mo, in-invite mo tas sayang, 'di ba? Tas hindi mo mape-present ng buo yung negosyo. So yung kailangan ma-present natin yung negosyo ng buo din, 'di ba? Tas yun nga, meron din tayo ngayon, ito isa to sa mga in demand, 'di ba? Yung ano natin. Online inviting, kumbaga yung pagsisend ng videos, 'di ba? So ito yung mga ginagawa kasi natin ngayon eh. Alam mo yun, pag nag-send ka pala ng videos ngayon, kailangan i-build up mo rin yung videos. Diba? Huwag mo siyang basta-basta na lang sinesend. Kailangan pala, diba? So, ayan, kailangan pala guys, ano no, make sure na mayroon siyang time, free siya noon bago mo i-send. Diba? Alam mo yun, kailangan ma-build up mo rin na yung video na to, maraming natulungan, ito rin yung nakatulong sa akin. Kaya maganda kapag ka pinanood mo to, diba? Kailangan talagang, ano ka, naka-focus ka. So, i-update mo rin siya na after, kunwari, 1 hour yung video or 30 minutes, diba? I-make sure mo din na after 30 minutes or after 1 hour, ma-follow up mo. Kumbaga, sabi mo, mga 1 hour, babalikan kita. Pag-usapan natin ano yung mga nagustuhan mo. So, ayun, kailangan ganun. Diba, wag automatically na pinapasa. No, kailangan talagang binibuild up mo rin yung video. So, ano pa ba yung mga ano natin ngayon? So, ayan, third party. So, meron naman tayong third party approach, and ang naaalala ko, isa sa mga tao na nadala sa network marketing na talagang sobrang nabago yung life is yung BP natin. Si BP Aika Lorraine Uy is before, meron lang siyang nabilan nung gadget, ba diba? And yun nga, na natanong siya kung meron siyang kakilala na gustong magkaroon ng extra income or kumita din, ba diba? So yun, kumbaga dun siya na ano, na invite, ba diba? By third party approach, kung merong kakilala. So yun, pwede mo rin palang ano yun, no? Pwede mo rin palang gamitin yun kahit na sa online, diba, yung mga close friends mo, diba, tanungin mo sila, diba, lalo na yung mga tumitingin sa my day mo tas nagha-heart, nagla-like. Ayan, pwede mo rin gamitan ng third party approach. Uy, thank you sa like, may kakilala ka bang gusto rin kumita ng ganyan? So yun, pwede mong ganun eh, diba? Tapos syempre, usually nangyayari nun, ini-insist nila yung sarili nila, ako pwede ba ako sa ganyan, diba? So ayan, 'di ba? Pwede rin yung ganon. So, ayan, may nag-chat dito sa ano natin, mahina daw yung signal. So, possible nga, no, mahina yung signal. Kaya siguro ID ng PowerPoint. Pero 'yun nga, itawid pa rin natin. 'Di ba? Kasi may mga nanonood tayo, 400 yung viewers natin. So, sobrang sayang, 'di ba? And 'yun nga, meron din ako mga tao, 'di ba, na na-invite natin kapag mayroong mga event. 'Di ba? Ngayon, Zoom event yung madami. Like for example, IBP ng team IBP, or di kaya company IBP, or di kaya meron din mga awardings. So gamitin niya rin 'yan, guys, kasi sobrang alam mo 'yon, yung mga mentors natin, 'di ba? Nale-leverage tayo sa kanila kasi alam mo 'yon, ginagawa nila yung mga IBP, yung mga event, 'di ba? Alam mo 'yon, ang daming speakers doon, 'di ba? Merong mga top mentors na talagang magsasalita para sa atin. Kumbaga, alam mo 'yon, kailangan talaga ano natin, i-maximize natin yung mga ganun kasi sayang, 'di ba? Free na 'yun eh, pinaghirapan nila 'yun tapos magagaling pa yung mag-speaker. So pag mga ganun, mag-invite tayo. Kumbaga, wag nating sayangin yung chances, 'di ba? So 'yun, kailangan sumasabay tayo dun sa mga, pansinin mo, iba palaki ng palaking IBP nila, tapos consistent. So kailangan talagang ano, makisali ka rin no? Kasi grabe yung ano, grabe yung mga nag-share doon. So, yan. Ano pa ba yung mga ano natin? Usually na ginagawa. Third party approach, pasama approach, IBP, Zoom, one-on-one. So, kailangan matuto ka din talaga mag-present. Diba? Marunong ka rin. Alam mo rin paano i-share yung negosyo. Diba? So, yun. Kailangan lang talaga i-try mo kasi wala namang mawawala. Diba? So, ayan. Yung mga don'ts naman, diba? So, ano ba yung mga usually na hindi mo pwedeng gawin agad? So, ayun, sayang wala yung PowerPoint ko, hindi ko makita. Siguro, eto, doon na lang tayo sa part ng closing, no? So, importante din kasi talaga to, di ba, yung closing natin, di ba? And, ayun, alam naman natin, di ba, na
isa to sa mga ano din talaga importante, 'di ba? Sabi nga doon sa quotes na natatandaan ko nandoon sa PowerPoint, don't be afraid to ask questions. Find out if the person will join or not. Kumbaga sabi daw doon, ano daw, hindi pala 'yun quotes, no. So, nakalagay daw doon, huwag ka matakot na i-close yung deal. Diba? Huwag kang matakot na magtanong ano bang package yung nagustuhan niya, 'di ba? Ano ba yung kaya niyang simulan, 'di ba? So, kaya mo na ba yung gold, 'di ba? Or yung platinum? Kumbaga, mayroon kang mga power question dapat, 'di ba? So, 'yun, kailangan alam mo yung mga ganun. Huwag kang matakot mag-close ng deal kasi mayroong tinatawag na ano eh. Alam mo 'yun, syempre ikaw yung nag, for example, umatin ka ng IBP. Tapos yung invite mo umatin din ng IBP. 'Di ba? Or nagpatok ka sa mentor mo. Syempre yung mentor mo tsaka yung invite mo, hindi naman sila magkakilala. Kumbaga yung trust medyo hindi ganoon ka okay, 'di ba? Yung loob niya hindi naman, syempre hindi naman sila close. So kailangan as a bago ka or as member din ng IAM Worldwide, 'di ba? As a distributor, kailangan aggressive ka or 'di ba? Ikaw yung mag-i-insist ng closing. 'Di ba? So since yung mentor mo na ngayon mag-present or yung nag-IBP, 'di ba? Marami na silang senior, kailangan ano mo, magtanong ka talaga, 'di ba? Jo-join ka ba or sasali? Ano ba 'yung nagustuhan mo? Products ba or kitaan? 'Di ba? Kung hindi mo problema 'yung pera, 'di ba? Ano 'yung kaya mong gawin? Ano? Kung hindi mo problema 'yung pera, anong package 'yung nagustuhan mo? Gold, platinum or jade? 'Di ba? Or pwede mo rin sabihin, ano, kaya mo na bang simulan 'yung pinakamababa? Pwede rin 'yun. 'Di ba? So depende sa ano mo rin, 'di ba? Sa profiling nung invite mo. 'Di ba? Like for example, estudyante or di kaya nagwo-work, 'di ba? So depende kasi pag negosyante ganyan. So ayan, depende yung pag-closing mo. So meron naman tayong ibang training doon, and also kailangan alam mo ring sagutin yung mga common objection. 'Di ba? Like for example, 'di ba? Wala akong pera. So yung paano mo maaano yon, madadiverse, kumbaga paano mo siya masasagot ng tama. 'Di ba? So anong gagawin mo pag sinabi niya walang pera? Kailangan alamin mo 'yon. 'Di ba? Kasi 'yun yung mga common objection na usually after ng presentation ay yung sinasabi nila. Ako usually sinasabi ko, ako nung nag-join din ako rito, 'di ba? Actually problema ko rin yung pera, 'di ba? Kaya lang 'yun nga, for 5 years ako nag-work, pero still ganun pa rin yung nangyayari, 'di ba? Wala pa rin talagang naiipon. So kailangan talaga gawa ng paraan. So ako, ginawa ko nung that time, pwede mong i-share. Ano yung ginawa mong paraan? Ako kasi pang tuition ko yun eh. Tapos yung kalahati doon, hiniram ko, diba, sa mga kaibigan ko. So kung ano yung talagang ginawa mo or kung may kakilala ka na mentor, diba, yun yung i-share mo. Kasi may mga kakilala tayo, gumamit sila ng nakiswipe sila ng credit card, ganyan, diba. So yun, pwede din yung mga common objection, hindi nila linya, diba, or di kaya naman, ano pa ba yung mga usually na common objection nila? Wala silang time, or usually ito, 'di ba? What if wala akong ma-refer? Ayan yung mga usually nilang tanong, 'di ba? Paano kung wala akong ma-refer? 'Di ba? O dapat alam mo rin yung sagot diyan, 'di ba? Na syempre hindi nila malalaman yung isang bagay pag hindi nila sinubukan. And also, alam naman natin may mga trainings, 'di ba? Kasi tayo rin naman, di natin to linya, tapos di natin alam kung may ma-refer din ba tayo. Since yan nga, may mga training na gaya nito, 'di ba? Matututo tayo. And 'yun, lahat naman ng bagay na tututunan, 'di ba? So 'yun nga, kailangan lang ma-catch up mo or masagot mo ng tama yung mga common objections nila. And also, kailangan, 'di ba, ang mindset mo, ma-push mo sila, 'di ba, na ma-OTS, 'di ba, ma-on the spot, kumbaga. Kailangan kasi 'yun yung mindset mo, 'di ba, na kailangan kada meron kang mapapresentan, 'di ba, huwag ka papayag na hindi magpe-pay in, lalo na kasi nung ano pa kami, nung alam mo 'yon, nung nag-offline pa kami noon, talagang ganun yung ginagawa namin. Talagang hindi kami pumapayag na hindi na-OTS yung mga kausap natin. 'Di ba? So 'yon, kailangan talaga makasali rin sila kasi sobrang ganda ng negosyo natin. And ayan, dahil nga doon, marami din tayong tao na tulungan and sila rin nagkakaresulta. So ayan, under organization talaga natin 'yon. And one thing na lang, no? So hindi ko na rin patagalin, isa talaga sa mga pinaka last part na sobrang kailangan talaga na alam mo yon, kasi baliwala kung mamomrospect ka, mag-i-invite ka, magpe-present ka, magko-close deal ka, tapos hindi mo na-close deal, kailangan yung pinaka-last talaga na pinaka-importante na part is yung magpa-follow up.
So kailangan mo mag-follow up. Huwag ka mahiya mag-follow up, and alam mo ba guys, yung excitement ng mga tao na nasha-share mo ng negosyo, especially yung mga pag-iisipan pa nila, ganyan, 48 hours lang yung excitement. Kaya kailangan mo talagang mag-follow up. Diba? Ako na naaalala ko, diba? Pinalo up lang din ako. Diba? Hindi naman ako on the spot nagbayad ng buo eh. Diba? So nangyari nun, pinalo up din talaga ako, chinat ako. Diba? Pinakita, napalo up ako kasi nakikita ko, nagpo-post sila na may mga activities, at the same time, may mga nagbayad. So yun, kailangan din pala, no? Best way din ng pag-follow up is yung, yun nga, marami ka dapat kinakausap para pag merong nagbayad sa'yo or may nag-pay-in sa'yo, pwede mong sabihin sa kanya na, pre, ito yung ano, yung isa sa mga bago din natin. Diba? Imaginin mo, under mo na to kapag ka, diba? Ano, syempre, ikaw yung una nating nakausap. So, sayang naman kung hindi ikaw yung mauuna sa negosyo, kasi imaginin mo, pagka nag-fully paid ka na, ito na, meron ka na agad isang tao under your organization. Kumbaga, yung positioning, di ba, yun yung mahalaga. I-explain mo yun kasi sayang yung makukuha niya na points, and syempre, sayang din yung ano, yung tao, di ba, madadagdagan ka na ng tao. So, yun, kailangan ma-realize niya yun. Tapos, post mo, lagay mo, ano, processing new pay-ins, ganyan, new business partner na naman, sobrang grabe. So, yun, kapag nagpo-post ka, minamide mo sa stories mo, or kaya sa wall mo, napapalo up din sila. Di ba, na nanghihinayang sila na, oo nga no, ang ganda ng negosyo, ganyan. Pag may nag-pay-in sa crossline mo, ganun din, i-post mo, i-grab mo. Diba? For example, may bago tayong endorser, or di kaya, nag-use sila Piolo Pascual sa Instagram nila. Diba? I-post mo rin yun kasi pang-follow up din yun. Diba? Nakikita talaga nila na legit yung negosyo, at the same time, ginagamit talaga ng mga endorser natin, yung mga products natin. So, ayun, kailangan talaga ma-follow up mo within 48 hours, and kailangan balikan mo. Kasi kapag ka, alam mo yon, hindi mo na master yung follow-up or hindi mo yan ginawa, masasayang. Imagine mo yung fourth step na sayang mo. Nag-prospecting ka, in-invite mo, na-presentan mo, kinlosing mo, tas eventually, yung follow-up hindi mo ginawa. So, sayang. Sayang lahat ng effort mo since nung umpisa. Diba? So, yun, kailangan talagang ano, mag-follow-up ka talaga. Diba? And, ayun nga, ayan, so, sayang yung PowerPoint talaga na wala, so hindi natin masyadong ma-elaborate, no? And thank you sa mga 300, no, na nagstay pa rin, 'di ba? Despite na meron tayong technical na ano, 'di ba? Nagkaroon tayo ng technical problem. And 'yun, bawi tayo sa susunod na training. Sobrang thank you sa time ng mga nakinig, 'di ba? And 'yun, bago matapos 'to, guys, siguro end ko na lang 'to with a story, 'di ba? End ko na lang 'to with a story. So yan, for sure, iba sa inyo, alam na to, ba? Diba? Pero yun nga, kung first timer ka, maririnig mo to, sobrang ganda talaga nitong story na to. Kasi nung narinig ko rin to, talagang, alam mo yun, tumatak din talaga siya sa akin. So yan, may story kasi, ng mag-asawa. Ba? Diba? So itong mag-asawa na to, ang nangyari sa kanila, ayan, yung lalaki, general siya. So, syempre, pag general na, alam mo yung age niya, hindi na ganun kabata, ba? Diba? So, hindi na ganun ka, ano yung edad niya, di ba? So, nangyari nun, si General, yun na pangasawa niya, bata, tas maganda. Alam mo yun, sexy. So, talagang excited siya na ikasal dun sa tao na yun, di ba? Dun sa loved ones niya na yun. So, ang nangyari, di ba, si General, di ba, at saka yung mag-asawa, nag-decide sila na ano, no, yung asawa niya, nag-decide talaga sila. Ayun, nag-propose, nag-decide talaga, nag-guess siya. No, nag-decide siya na magpakasal, 'di ba? Magpakasal silang dalawa. And nangyari, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba, pag merong ikakasal, anong meron? 'Di ba? Merong kainan. 'Yan, after ng kainan, 'di ba? Meron namang ano, pupunta sila doon sa isang lugar, 'di ba? Doon sa honeymoon, so doon sila. So anong nangyari nung nandun na sila, 'di ba? Ang nangyari, excited talaga sila, no? Kasi syempre, si General, excited eh, diba? Kaya lang, ang nangyari, nung nadun sila at the moment, diba, merong kumatok. May kumatok. Diba? Nasa gubat kasi sila, no? Pero may kumatok. Tok, 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 ayan. Tapos, may sumigaw. Sabi nung sumigaw, ayan, General, kailangan ka namin ngayon kasi, ano,
mayroong gera. Kumbaga, sinusugod yung bansa nila. So, kailangan nilang ipagtanggol, diba? As a general, kailangan niyang mag-command or mag-lead dun sa mga tao niya. So, anong nangyari, diba? Talagang ano, ang nangyari talaga is, yun nga, diba? Umalis siya. So, umalis siya, sabi niya sa asawa niya, babalikan na lang kita. Diba? Mag-aano lang muna kami. Sasabak na muna kami sa gera, sabi niya. Ayun, nag-goodbye siya. Goodbye, babe. Tapos, yung babae naman, talagang anong nangyari, talagang ano, sige, antayin kita, ganyan, sabi niya. Yun, tapos hanggang nangyari, lumipas yung gabi na yun, diba? Ano bang meron kapag gabi? Diba? So, yan, merong buwan. So, maliwanag yung sikat ng buwan nun, diba? Tapos, lumipas yung isang gabi, diba? Dalawang gabi, tatlong gabi, diba? Hanggang maraming gabi yung lumipas, diba? So, yan, ganun yung nangyari. Maraming gabi yung lumipas, and yun nga, dumating yung time, natapos na yung gera, bumalik na yung general. Siyempre, si general, excited siya. Diba? Alam mo yun, excited siya kasi makikita niya na yung asawa niya. Siyempre, bagong kasal sila, itas na udlot. Diba? So ngayon, nung pagpunta niya doon, nakita niya yung asawa niya, nakatalikod. Bata, sexy. Diba? So ang nangyari, diba, dahan-dahan humarap yung asawa niya, nagulat si General. Alam mo ba guys kung ano yung nakita ni General? Diba? Nakita niya yung asawa niya, buntis. Malaki na yung tiyan. So nagulat si General kasi wala naman siya. Diba? So ayun. Diba? Ayun yung kwento. So ngayon, ano yung moral story dun sa kwento? Diba? Wala lang, gusto ko lang magkwento. Hindi, joke lang, no, guys. So, ang moral story talaga dun sa kwento natin, hindi yung nabuntis. Ang moral story talaga dun is, ayun nga, kahit anong gawin mo, diba? Like, for example, dun nga, sabi ng babae, many moon come, you not come, baby come. Diba? So, dumating yung time, maraming buwan daw yung dumaan. Wala siya, diba? So, pagbalik niya, meron na, buntis na. Kumbaga, ganun din sa negosyong ginagawa natin. Kahit hindi mo to seryosohin ngayon, huwag mo tong gawin ngayon, mag-quit ka ngayon, diba? Darating yung time, pag tinignan mo ulit, ano yung meron sa IAM Worldwide? Kahit wala ka, marami pa rin magkakaresulta, marami pa rin magkakakotse, marami pa rin kikita ng milyon, diba? Alam mo yun, diba? Na kahit anong mangyari, diba? Meron pa rin mga top earners, meron pa rin magkaka-house and lot, meron pa rin magkakaroon ng mga Ferrari, 'di ba? Sayang, 'di ba? Sayang kung hindi ka isa sa mga 'yon, 'di ba? Alam mo 'yon, kailangan talaga ano ka lang, have faith. Panghawakan mo lang yung reason bakit ka nagsimula, 'di ba? Panghawakan mo lang yung alam mo 'yon, bakit ka nagsimula sa negosyo, 'di ba? Kailangan ilaban mo yung pangarap mo. Kailangan ilaban mo yung pangarap mo. Huwag ka lang talagang titigil. And darating yung time, lahat ng mga gusto mong makuha, diba? Lahat ng mga nangyayari din sa amin, mangyayari din sa'yo. Diba? So, ayun lamang. I hope meron po kayong something na natutunan for tonight kahit na wala yung PowerPoint. And sobrang thank you sa 374 na nag-stay. Diba? So, yun. Congratulations sa ating lahat. And yan. To God be the glory, no? So, yan. I am Glenn Legaspi and I am Worldwide. So, yun. Grabe. Opportunity knocks for each one.